Hi guys! Today magkakaroon tayo ng quick review ng Creakong by Mutant. Matagal na sikat na itong Creakong noon. And na-try ko na rin itong gamitin. Yes. Ang tanong dyan is hanggang ngayon ba dapat pa rin natin i-consider gamitin itong Creakong o mas okay yung mga ibang basic creatine lang na nasa market ngayon? Yan ang alamin natin ngayon guys. Kaya ano pang hinintay nyo? Start na tayo! Let's go! Hey, I never giving up! Said, I never give up! Start, no, kung first time mo pa lang sa channel na to and mga ganitong content naman yung hilig mo, mga supplement reviews, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na and i-click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. Guys, ang Mutant na brand, made in Canada po yan. Napakatagal na nila sa fitness industry. Naalala ko, no, halos nag-start pa lang kami magbenta rin ng mga supplements dun sa gym namin mga 8-9 years ago. Ito na yung mga products na usually binibenta namin sa gym. Isa na itong Creakong. Mostly Mutant talaga yung binibenta namin dati kasi yun yung noong panahon na yun, yung affordable. Ngayon, affordable pa rin naman sila, no? Pero kasi dati, very limited lang yung options. Sinabi ko na yun dun sa, ano ko, dun sa live ko na parang Optimum Nutrition, Muscle Tech, Designer Way, ano ba ba yung mga brand dati? BSN. Kaso lang yung mga brand na yun, no, medyo pricey sila, hindi sila pasok sa budget ko. Doon nagbenta pa rin naman kami ng mga pakonti-konting on Muscle Tech sa gym namin noon, mga 8 years ago nga. More on Mutant talaga yung tinangkilik ng mga clients namin. Hanggang ngayon naman, nagbebenta pa rin kami ng mga Mutant na products. And hindi lang yung mga clients ko yung gumamit ng Mutant na products. Siyempre, pati ako. Kasi hindi naman ako nagre-refer ng mga products sa client ko o pinapagamit ko ito sa mga clients ko nang hindi ko ito talaga personally na try. Wow naman! Wow! Wow! Ito yung mga isa sa mga pinakaunang creatine na nagamit ko. Nalagay nga dito, no, Informed Choice Certified. So, meaning guys, kahit athlete ka, pwede mo itong gamitin, no? Kasi wala po itong PEDs. Pero kung titignan natin yung Mutant, no? Kahit yung packaging lang nila, alam nyo na kagad na yung tina-target nilang market is yung bodybuilding community. Okay, yung mga sumasampa sa stage, yung mga mamaw, yung mga mutant nga, iba, yung mga malalaking katawan. Kaya naman ganito yung packaging nila. And ang creatine din nila, hindi lang basta-basta basic. Yung creatine nila, hindi lang creatine monohydrate. Pero guys ha, sinasabi ko basic, hindi walang mali dun. Ako, gumagamit ako ng creatine monohydrate lang. Plain creatine monohydrate. Isa ito sa mga pinaka-pinag-aralan na supplement sa buong mundo. No, halos 1,000 pag-aaral na yung nagawa sa creatine and kung gaano ito ka-safe gamitin. Nice. Pero ang pagkakaiba ng Creakong, no, kung titignan natin, meron pa siyang creatine blend. So, mga pinagsama-samang creatine po ito. So, huwag na natin patagalin. Nandun naman na tayo, no? Puntahan na natin kaagad yung nutrition facts nitong Creakong. Okay? So, dito guys, makikita natin, no? 75 servings po ang isang ganito. So, madami-dami na rin, no? Usually, yung mga ganito kalalaki, mga 60 servings lang, 50 servings. More than 2 months na gamitan yan. Dalawat kalahating buwan yan, di ba? So, unang-una sa nutrition facts, no? Tatlo lang pala tong ingredient, no? So, tatlong uri ng creatine nga, guys. Wala nang iba. So, walang fillers ito, no? Walang kung ano-ano pang nakalagay. No, creatine lang talaga. Pero tatlong uri ng creatine siya. So, yun yung kakaiba sa kanya, no? Unlike nung ibang mga brands. Gumamit po siya ng creatine monohydrate, which is yung Creapure. Alam na natin yan guys na Creapure, no? Ginagamit yan ng mga sikat na brands. Optimum Nutrition, Muscle Tech. Ginagamit nila Creapure kasi nga, isa itong brand name ng sikat na creatine monohydrate na ginagawa pa sa Germany. So, napakataas ng quality, napaka-pure ng pagagawa, napaka-safe, and napaka-effective. So, mula noon hanggang ngayon, ang Creapure number one pa rin yan sa mga creatine monohydrate. So, ang creatine monohydrate, guys, no, kanina nasabi kong basic, pero very effective po. Sinabi ko, marami ng pag-aaral dito, ito ang pinaka-safe na uri ng creatine. Nabibigyan tayo nito ng energy dahil nare-recycle niya yung ATP natin o yung energy natin. Pag nag-workout tayo, mas malakas tayo. Na-hydrate niya yung muscle, kaya mas mukhang bulk yung muscle, mukhang malaki. Mukhang pump yung muscle, no? Pag gumagamit tayo ng creatine. Kaya nga, pag umapak tayo sa weighing scale, medyo mas mabigat tayo.
water weight mo yun, pero maganda yun, guys. Kasi yung water, pinupush niya intracellular papunta doon sa muscle. Kaya mas malakas yung muscle, mas efficient ito mag-contract. Mas meron tayong extra rep na nagagawa pag nasa gym tayo. Yun ang ginagawa ng creatine. Kahit hindi creatine monohydrate, guys, pati yung ibang creatine dito, yun din po ang ginagawa. Kaso lang isang side effect o parang downside ng konti ng creatine monohydrate is pwede ka mag-bloat. Minsan nga yung absorption may question mark. Yun yung tinugunan ng creatine magnesium. Yun yung second na ingredient dito. Creatine magnesium cellulate as creatine magna power. Oh, yun yung brand name niya rin. Kasi guys, iba yung itong uri ng creatine nito, guys. Itong uri ng creatine na to, guys, iba siya sa creatine monohydrate niya kasi iba yung pathway niya. Sa ibang pamamaraan natin siya na-absorb. Kaya medyo mas friendly siya sa tiyan. So mas mababa yung risk ng bloating. And lastly naman, yung huling creatine dito, tricreatine citrate, last na ingredient, no? Creapure din po siya, gawa rin po siya ng Creapure na brand. Pero ang pagkakaiba nito sa plain o sa creatine monohydrate nga, is mas mabilis itong na-absorb natin. Diba yung creatine monohydrate nga, yung iba, nire-recommend na gumawa ng loading phase para mas mabilis mong maramdaman yung benefit, para mas mabilis mong ma-experience yung benefit. Ito guys, kahit hindi ka na mag-loading phase, mas madali mong masasaturate yung katawan mo ng creatine. So parang yung absorption rate, yung pagkakaiba niya, mas mabilis siya ma-absorb kaysa sa plain creatine lang. So itong tatlong to guys, no, na creatine, na uri ng creatine, ang tawag sa kanilang tatlo, no, Mutant Creakong Creatine Blend. Yung tawag sa kanila, total of 4 grams po sila. So kung titingnan natin, coach, bakit yung ibang creatine monohydrate, yung ibang creatine products, ano sila, 5 grams po sila, bakit ito 4 grams lang? Kasi nga, yung absorption rate nito, medyo mas improve kaysa sa creatine monohydrate lang. So hindi niya na kailangan lang medyo mas mataas na 5 grams nga na the usual. So kung mas nagmamadali ka, no, gusto mo talagang maramdamang agad yung benefit, ayaw mo mag-maintenance phase, gusto mo agad yung parang naka-loading dose na agad, itong gamitin mo, yung Creakong. Guys, mixability test tayo ng Creakong. Siyempre, hindi tayo magkakaroon ng taste test nito kasi tasteless naman to. So anong sasabihin ko sa inyo? Ano ka na sisira, ulo? Check natin kung mabilis pa rin ito mahalo. Kasi naalala ko dati guys, isa siya sa mga pinakamabilis mahalong creatine. Siguro nga dahil creatine blend siya, no? So kaya mabilis, iba-ibang uri siya ng creatine. Okay, very pure kasi siya dati nung naalala ko. Mahirap din itong buksan, ha? Be, sealed na sealed po siya guys. So tanggal na. Saan ang scooper? Hop. So ito guys yung scooper niya, napakaliit lang kasi hindi nga 5 grams, mas maliit siya dun sa usual 5 grams ng creatine na nakikita natin. Meron na ong 250 ml of water. Titingnan lang natin yung mixability, hindi ko ito lalasahan guys. Ulit-ulitin ko pa ba? Haluin na natin. Kasi dati mas mabilis siyang mahalo kaysa dun sa ibang creatine. Yun yung naaalala ko talaga. So cloudy na siya. Kahit pa paano nahalo na siya. So, kita nyo guys, medyo mas okay yung mixability niya, umaangat siya, hindi katulad nung ibang creatine na nasa ilalim lang lahat. So, magaan yung powder niya, hindi katulad ng iba na para talagang mas masama yung mixability dito. Mas maliit kasi yung powder nito, micronized to yata eh. Tapos na tayo sa mixability test, bibigyan ko ito, syempre creatine to, no? So, sa creatine, mataas na rin to. Okay, bibigyan ko siya ng 8 na mixability score. Kasi hindi naman siya totally talagang nawala pa rin. Bibigyan ko siya ng 9 kung talagang wala na. Pero pag creatine talaga, ganito talaga eh, no? No? Isa na siya sa the best, pinakamabilis mahalong creatine na nakita ko. Okay? Final verdict na tayo. Let's go! Okay, as usual, sasagutin natin yung mga katanungan nyo na kung ang Creakong by Mutant ba ay macho? O baka naman, medyo-medyo lang ito. Siyempre naman guys, mula noon hanggang ngayon, tiwalang-tiwala ako sa Mutant. Itong Creakong naman talaga, kahit hanggang ngayon, ay certified macho-macho! Siyempre naman, sa brand pa lang nito, panalo na kagad tayo. Informed Choice certified pa rin siya. So, pwede siya sa mga athlete.
gumamit din siya ng mga creatine na may mga advantages, may mga benefits than the usual creatine monohydrate. In-explain ko nga kanina. So kung medyo mas nagmamadali ka and ayaw mo ng bloating, pasok ito sa'yo. Yung price niya, maganda rin. Worth it pa rin ito sa price niya kasi 75 servings ito. Tapos yung effectiveness nito guys, ramdam na ramdam ko ito dati. Lumakas ako sa pagbubuhat dito, nag-gain ako ng weight, nag-gain ako ng muscle nung ginamit ko to. Matagal ko rin siyang ginamit. Salamat nga pala sa Mutant Philippines, so, dahil meron naman tayong na-review na product nila, tong Creakong, no. Salamat sa mga products na pinadala nyo sa akin, Mutant Philippines. Shout out sa inyo, no. Sa uulitin po. Ang kakapala mukha nyo. Pero guys, disclaimer lang, no. Lagi kong sasabihin, humihingi lang po sila ng honest review galing sa akin. So, yun lang naman yung ibibigay natin, no? Honest review sa kanila. Pero kasi nga, yun naman talaga, panalo naman talaga ang Mutant na Creakong. So, yun ang aking honest review naman talaga sa creatine na to. Pero, no, may masasuggest lang din ako sa Mutant. Oo, alam ko, no, na 4 grams po itong creatine nila, yung total. Pero kasi proprietary blend pa rin po ito. And ang proprietary blend sa akin, question mark talaga sa akin yan. Ay gusto ko malaman kung ilan yung creatine monohydrate, ilang grams po talaga yung specifically. Yung mga creatine dyan, ilang grams specifically. Sana soon po, ilagay nila kung ilang grams sila, bawat isa. Okay, para alam lang namin yung bawat isang tinitake namin. Doon hindi naman masyadong issue, no? Kasi lahat naman to creatine. Safe naman ang creatine monohydrate. Take note, pag wala po kayong existing kidney disease, okay, safe ito. And mas maganda pa rin magpa-check sa doktor. Hashtag disclaimer po yan, okay? Munti ka ko na makalimutan. Pero siguro soon, maganda rin makita sila bawat isa. Malaman din natin, baka pwedeng ilagay sa website para kahit doon makita natin, di ba? So yun lang naman, yun lang naman. Pero overall, panalong-panalo ito, machong-macho ito. And para matry nyo itong Mutant Creakong, no, meron ako link dyan sa baba, sa description box, guys, no. May link dyan, Lazada link po yan. Madediretso po kayo sa Mutant Philippines na Lazada. So sila po mismo yung seller na yan. Trusted seller, ano pang hinihintay nyo, itry nyo na, sulit na sulit yung presyo, sobrang mura. And ang creatine, guys, dapat nasa supplement stock nyo yan lagi. And gusto ko rin malaman kung ano ba yung pinaka the best creatine sa'yo. Okay, pwede mo ba i-comment dyan kung anong brand yung best creatine for you? Then pag-usapan natin yan. Okay? Well, guys, sana marami kayong natutunan sa video natin today about Creakong. Sana i-share nyo ito sa mga friends yung nagbabalak gumamit ng creatine pero hindi pa alam kung ano bang creatine ang panalo at bagay para sa kanila. Pero bago nyo ito i-share, guys, please like and subscribe. I-click nyo muna yung bilog dito para makasubscribe ka agad and para lagi ka updated sa mga next videos ko. Hanggang sa muli! Bye!